Maraming kapuspalad ng college students sa Pilipinas ang umaasa sa subsidized tuition at student loans para makapagtapos ng pag-aaral. Pero ang problema ng Commission on Higher Education, hindi lahat ng estudyante ay nakababayad sa utang. Balita hatid ni Bam Alegre. Sa susunod na linggo pa makukuha ni Angelo ang kanyang high school diploma. Pero para makakuha na mas mababang tuition sa Hunyo para sa kursong BS Civil Engineering, binisita nilang mag-ina ang UP Diliman para mag-apply sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP. Target nilang mapabilang sa bracket C kung saan 600 pesos per unit ang dapat bayaran. Proceed po kayo sa Vincent's Hall, doon niyo po kukunin yung STFAP form. I-fill out po yung lahat mga requirements po dito yung makakailanganin and then return po kayo sa UP Diliman para po ma-acquire po yung STFAP. Ito ang STFAP form na kailangan sagutan ng mga mag-aaral para malaman nila kung saan bracket sila mapapabilang, kung bracket A, B, C, D, E1 o E2. Kaso doon dito, may programa rin ng UP Diliman na student loan kung saan 70% ng tuition ang sasagutin kung freshman o sophomore, 80% naman kung junior o senior, at 85% kung graduate o law student. Ang interest ito, non-compounded na 6% kada taon. Ayon sa Office of Scholarships and Student Services, kung hindi ito mabayaran agad, hindi raw ito dahilan para hindi makapag-finals o ma-enroll sa susunod na semestre. Gayunman, hindi raw mabibigyan ng clearance. Hindi lang sa UP Diliman may subsidized tuition at student loans. Ayon sa Republic Act 8292, lahat ng state universities and colleges maaaring magkaroon nito. Bukod pa ito sa Study Now, Pay Later program ng Commission on Higher Education para sa mga college student. Sa ilalim nito, pauutangin ng isang estudyante at magbabayad siya kung kailan may trabaho na siya. Ang mga nakakautang lang, yung mga hindi tataas sa 300,000 pesos ang annual gross income ng mga magulang o guardian. Yun nga lang, wala nang ipatubad ito noong dekada 60, kakaunti lang daw ang nagbabayad ng kanilang utang. Ang problema, kung ang estudyante natapos na, medyo mahirap-hirap ng hagilapin. Tuloy, lumiit ang pondo ng gobyerno para rito. Sa ngayon nga, nasa 7,500 pesos na lang kada semestre ang pwedeng utangin ng isang estudyante. Bariya kung tutuusin para sa mga nag-aaral sa pribadong universidad at kolehiyo na libo-libo ang tuition bukod pa sa miscellaneous fees. Kaya naman paalala ng CHED sa mga nakinabang, magbayad ng utang kapag nakaluwag-luwag na. Sa mga umiiwas magbayad, may paraan daw ang CHED para singilin sila. Through the clearance system ng NBI, ano, isa yun na sa tingin namin, medyo nagbubunga ng resulta. Kasi every time na kumukuha ng clearance, yung beneficiary ng or yung grantee ng loan program natin, nakikita na may utang siya. Bam Alegre, GMA News.